Matapos nga ng malaking balita na si Kyrie Irving ay na-trade na sa team ng Dallas Mavericks, ay ito nga ang naging reaksyon dyan ng kanyang former teammate na si LeBron James. Pero bago nga natin yan pag-usapan mga idol at intindihin, ay ito muna nga ang balita patungkol kay Stephen Curry. Dahil mga idol, out si Stephen Curry ng ilang linggo. Balita nga sa atin ni Shams Aranya na si Steph Curry ay expected to miss multiple weeks with a left leg injury. At sa further update niya, sinabi niya na nagkaroon nga daw ng partial tear sa kanyang superior tibiofibular ligaments. Hindi na natin mga idol iintindihan yan, pero alam natin ay injured si Stephen Curry and will be out for a few weeks. At balita nga dito na ang Golden State Warriors nga daw ay hoping na by February 23 ay makabalik na si Stephen Curry after ng balita ni Shams na multiple weeks. At yan nga mga idol ay solidong 3 linggo na walang Curry dito sa Golden State. And keep in mind also mga idol na yan ay hope pa lang ng Golden State Warriors at hindi pa nga siguradong pagbabalik ni Stephen Curry. Siguro alalahanin din nila yung tagal ng rehab, yung pain na nararamdaman ni Stephen Curry, or worse yung setback na maaring mangyari. Pero sana wag naman. So mga idol, talagang big blow na naman para sa team ng Golden State Warriors ngayong patuloy nga silang naghahanap ng momentum. Tapos nawala pa ang kanilang leader na si Stephen Curry ngayong medyo tight ang race dito sa Western Conference. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang gumulat sa bawat NBA fans, lalo na mga Lakers fans na balita ni Adrian Wojnarowski at ni Shams Aranya. Dahil na-trade na nga si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks para nga dito kay Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith at mga picks. At ang full details dyan, itong Mavericks matatanggap si Kyrie at Markieff Morris. Ang Nets marireceive si Dinwiddie, Finney-Smith, 2029 first round pick, 2027 and 2029 second round pick ng Brooklyn. Talaga namang mga idol, heartbroken ngayon ang mga Lakers fans. Dahil alam naman natin na sila nga daw ang top contenders para nga makuha si Kyrie. Pero at the end mga idol, hindi nga ito nangyari. At ito nga mga idol ang naging reaksyon ni LeBron James dyan. After mga idol ng balitang ito, inapotweet itong si LeBron. Sabi niya, maybe it's me. Now, hindi natin alam ang exact na meaning ng sinasabi nito ni LeBron James. Pero kagaya nga ng mga Lakers fans na nagkomento ay we can assume naman daw kung ano ang sinasabi ni LeBron. Pwede nga daw na sinasabi ni LeBron, maybe it's me. Kaya nga hindi tinrade ng team ng Brooklyn Nets si Kyrie sa team ng Lakers dahil alam nila na magiging instant championship contending team and possibly manalo na naman si LeBron James ng championship. Or possibly nga rin daw ayon sa mga Lakers fans na maybe it's me. Kaya nga hindi pumunta si Kyrie Irving dahil ayaw na na mag-reunion neto ni Irving kay LeBron. There's so many mga idol na pwede nating isipin na dahil lang ng tweet neto ni LeBron James. Pero one thing is for sure, disappointed yan si LeBron matapos ng napakaraming balita dito sa Lakers patungkol nga kay Kyrie Irving. Sabi pa ni Woj, ng Lakers nga daw ay may assets para makuha si Kyrie Irving. And if they want, they can get this deal done. So talaga namang pinaasar ang mga idol ang mga Lakers fans. Kaya naman sobrang disappointed sila ngayon. Pero nga mga idol, I think personally very curious nga ako at very interested ako kung anong magiging itsura ng Dallas Mavericks ngayon. Ano ba ang magiging ceiling neto ni Kyrie Irving at Luka Doncic? Ito ba'y championship contending duo or one of the top teams lang? Kaya nga mga idol, very excited na rin akong mapanood ang duo na Luka at Kyrie. At balita sa Anthony Walsh na baka nga daw sa Wednesday laban sa Clippers maglaro na si Kyrie, or Thursday nga dito sa atin sa Pilipinas. So abangan natin yan mga idol dahil for sure magiging very exciting nga yan.